morning guys! So ngayon pala ay araw ng Sunday. Siyempre every Sunday ay pag sa araw ng pagsamba. Kasi nga pala kami, Sabado, Linggo, Miyerkules, Huwebes, yun ang pagsamba namin. Mag-choose ka lang kung saan mo gusto. Mag-church kami ng Thursday kapag weekdays. Tapos naman kapag weekend, Sunday morning. Kung mabihisan yung tatlong Maria ko, eh ako naman yung magbibihis at umakit nga si mama. Nangihingi siya ng lipstick. Ganyan pala maging nanay, diba? Nung dalaga ako, yung sarili ko lang yung inaasikaso ko. Eh ngayon, kapag may anak ka, uunahin mo na yung anak mo. Tapos kapag ikaw, wala na suklay-suklay minsan, takbo na. Ante sa ating mga nanay, maayos muna yung mga anak natin. Maganda sila bago tayo. Si daddy rin yan, nagbibihis na rin siya sa isang side. So yan, nag-makeup lang ako ng konti. Wala na din akong blush on, wala na akong contour. Naubos na guys. Para-paraan na lang tayo. Yung lipstick ko, yun na rin yung ginawa kong blush. Para naman may pa-blush si madam. O, pwede na ba yan? So, pasensya na kayo at medyo magulo yung background ko dahil nagmamadali na nga ako kaya hindi ko na naayos. So, ito na yung ating buhok na napakagulo. Tapos, hindi ko na napunasan tong camera ng cellphone ko kaya medyo malabo. So, nagpabango na rin ako na gamit itong aking Victoria's Secret na love spell. Tapos, syempre magsusuot tayo ng konting accessories. Eh, gold naman talaga to. Sinuot ka na nga siya. Buti nga na pa-refer ko to sa Pilipinas. Ang ako nasa dahil pagbalik namin dito sa New Zealand, yung isa kong necklace na patid, ipaparepair ko nga ulit. So, ayan, pina-file na look lang natin yung itsura natin kung wala bang sobra or kailangan burahin. So, ito na nga si mother, nagpapapicture, di niya alam, binibidyohan ko siya. Tawa nga kami ng tawa dyan dahil sabi ko, no, ang ganda naman ng post niya, nakapahawak pa talaga yung kamay niya. Amo, may wini-wish. Wala si mama, masaya, and kapag umaalis kami, naiiwan namin sa kanya yung mga bata. Ginaw talaga dito sa New Zealand, guys. Buti na lang sa church, may heater. Napag-isipan namin ni daddy na kumain na lang sa labas at dito nga kami sa Chinese restaurant kumain. Problema lang dito guys dahil bagong bukas pa lang sila, dinudumog sila ng mga tao at sobrang tagal nilang mag-serve ng pagkain. Isang pinaka-problema ko pa kapag kumakain sa labas, itong mga anak ko yan, iyak dito, iyak doon, lakad dito sa channel, lakad doon. Diyos ko, tignan mo, kala niya hata nasa kali siya, tumatakbo pa. Kaya minsan, imbis na kumain kami sa labas, kumakain nilang kami sa bahay. Ang tagal nga natawa ako dito sa anak ko dahil nag-i-imagine nilang na kumakain dahil sobrang gutom na daw niya. Tingnan nyo naman, ini-imagine niya yung bowl niya may pagkain, sinusubo niya na daw.